isang mapagpalang araw sa ating lahat. Narito naman po tayo para sa isang panibagong aralin. Ito ang mga gamit ng wika. Alam mo ba na tinatawag na lingua franca ang wikang ginagamit ng mas nakararami sa isang lipunan? Ito ay wikang ginagamit upang lubos na magkaunawaan ang mga namumuhay sa isang komunidad. Sa Pilipinas, itinuturi ang Filipino na lingua franca. Batay sa pag-aaral ay sinagawa ng Universidad ng Ateneo sa Manila noong 1989 na patunayan na ang Filipino ay isang ganap na lingua franca. Sa Pilipinas, 92% ang nakauunawa ng Filipino, 51% ang nakauunawa ng Ingles at 41% ang nakauunawa ng Cebuano. Batay sa mga nakalipas na aralin, nilalakay natin kung ano nga ba ang wika. Ang wika, ito ang nagbubuklod sa lahat ng mga tao upang magkaunawaan at magkakaroon ng isang matibay na pundasyon ng pagsasamahan. Ang lipunan, ito isang pangkat ng mga taong nagtutulungan at nagkakaisa dahil sa isang wikang ginagamit upang magkaunawaan. Ang wika ang nagiging instrumento upang magkaroon ng ugnayan ang bawat isa sa lipunan. At dahil na rin sa wika, nagagawa natin maging tagapamayapa. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang anim na tungkulin ng wika ayon kay M.A.K. Holiday. Instrumento, regulatorio, interaksyonal, personal, imaginatibo, heuristiko, at representatibo. Instrumental, ito ang tungkulin ng wikang tumutugon sa mga pangangailangan ng tao gaya ng pakikipag-ugnayan sa iba. Bilang instrumental, malaki ang ginagampanan ng wika sa buhay ng tao. Ito ay may iba't ibang gamit sa lipunan na nakakatulong sa tao upang magbisa makipag-ugnayan o makipagtalastasan sa kanyang kapwa. Ito ay maaaring gamitin upang ipahayag ang iba't ibang layon, pakay o tunguhin. Ito ay maaaring instrumental dahil natutugunan nito ang mga pangangailangan ng bawat tao. Halimbawa ng pangangailangan ng mga tao, pagpapahiyag ng damdamin kaugnay sa pasasalamat, pag-ibig, galit, kalungkutan, pagpapatawad, sigla, pag-asa, at iba pa. Halimbawa rin ay ang direktang pag-uutos, pagtuturo at pagkatuto ng maraming kaalaman at karunungang kapaki-pakinabang. Sa regulatorio, tungkulin ng wikang tumutukoy sa pagkontrol sa ugali o asa ng ibang tao. Kontrolado ng wika ang bawat tao, halimbawa sa pagbibigay ng babala o kaya sa ating online class na kung saan nagbibigay ng regulasyon ang bawat guro na dapat sundin ng mga mag-aaral. Ang ating lipunan ay binubuo ng mga institusyong tulad ng pamilya, paaralan, edukasyon, simbahan, industriya, media at pamahalaan. Lahat ng mga ito'y may mga pinuno at tagapamahala at ang lahat ng pinuno at tagapamahalay inihalal o pinili alinsunod sa batas, patakaran o alituntuning ipinapatupad. Ang wika ay regulatorio kung mayroon ito ng mga sumusunod na elemento. May batas o kautusan na nakasulat, nakikita, nakalimbag o iniutos ng pasalita. Ikalawa, may taong may kapangyarihan o posisyon na nagpapatupad ng kautusan o batas. Ikatlo, konteksto na nagbibigay bisa sa batas o kautusan tulad ng lugar, institusyon, panahon at taong sinasaklawan ng batas. Tatlo ang klasifikasyon ng wika ayon sa regulatoryong bisa nito. Halimbawa, sa loob ng pamilya, merong mga regulatoryong dapat sundin ang bawat mag-anak na kung saan ipinatupad ito maaaring ng ama o maaaring ng ina.
Halimbawa rin sa loob ng paaralan, merong mga batas o regulatoryo na pinatupad ang bawro tuwing gagawin ang pagsusulit o tuwing merong mga pagtitipon na kinakailangang sundin ng bawat mag-aaral. Ang tatlong klasifikasyon ng wika ayon sa regulatoryong bisa nito, una, nasusulat, nakalimbag at visual. Halimbawa nito ang mga saligang batas, ordinansa at patakaran ng bawat kumpanya o ng isang institusyon. Ikalawa, hindi mga nasusulat na tradisyon. Halimbawa, ang patriarkal na paniniwala na ang mga kalalakihan ay siyang mas malakas kesa sa mga kababaihan. Ikatlo, ay ang mga pasaling dilang tradisyon na kung saan minanapan natin sa ating mga kanununuan. Sunod na gamit ng wika, interaksyonal. Bahagi ng ating sosyal na pamumuhay ang pagkikipag-ugnayan at pakikisalamuha. Gamit ang wika, nakapaghahatid tayo ng mensahe at nauunawaan natin ang mensahe ng iba. Hindi man napapansin, mayroon itong tungkulin upang mabisang makipag-ugnayan sa ating kapwa at sa loob ng ating lipunang kinabibilangan. Ang tungkuling ito ay nakikita sa paraan ng pagkikipag-ugnayan ng tao sa kanyang kapwa, kung saan ang bawat isa ay nagiging malikhain. Halimbawa ng mga interactional ay pick-up lines, kwentuhan, pakikipagbiruan. Sa aklat na Explorations of Function of Language ni M. K. Holliday ng 1973, binigyan diin na ang pagkakategorya ng wika ay batay sa tungkuling kinagampanan nito sa ating buhay. Isa rito ang interaksyonal na wika, na ang tungkulin ay tulungan tayong makipag-ugnayan at bumuo ng sosyal na relasyon sa ating mga pamilya, kaibigan o kakilala. Ang sunod na gamit ng wika ay ang personal. Ang personal ay mula sa salitang personalidad, na bubuo ang personalidad ng isang tao habang siya'y nagkakaisip at nagiging bahagi ng isang lipunan. Ayon sa psikolohiya, ang personalidad ay kaugnay ng mga pangunahing tsorya kabilang ang pag-uugali, psychodynamic, pangkatauhan, biological, asal, evolusyon at perspektibo sa kaalamang panlipunan. Ayon sa pag-aaral ni M. K. Holliday ng 1973 tungkol sa gamit ng wika, isa sa mga kategorya ay ang personal. Ginagamit ang wika upang may pahayag ang sarili at anumang pansariling layunin. Halimbawa, sa isang sanggol o musmos na hindi pagaano natututong magsalita, sinisikap niyang makapagpahayag sa pamamagitan ng pag-ungol at pag-iyak o pautal-utal na salita. Kung gayon, ang isang tao ay nagwiwika upang may pahayag ang bahagi ng kanyang pag-iisip ayon sa kanyang personal na layunin. Sunod na gamit ng wika, imayinatibo. Ayon kay Holliday ng 1973, ang imayinatibong gamit ng wika ay ginagamit sa paglikha, pagtuklas at pag-aliw. Imahinatibo ang tungkulin ng wika kapag ginagamit ito sa pagpapahayag ng imahinasyon sa malikhaing pamamaraan. Ang ganitong tungkulin ng wika ay ginagamit sa mga akdang pampanitikan tulad ng tula, nobela, sanaysay at malikhaing kanta. Sunod na gamit ng wika ay ang heuristiko. Ito ay ang tanong at sagot, o kaya pag-iimbestiga, o kaya pag-i-eksperimento kung tama o mali ang isang bagay o pananaw. Natututo tayo sa ganitong proseso ng pagtuklas sa ating paligid at sa pagkuha ng luma at bagong kaalaman. Halimbawa, kung pupunta ka sa loob ng silidaklatan upang tuklasin ang mga bagay-bagay na nais mong malaman. Heuristiko ang bisa ng wika sa ganitong sitwasyon. Representatibo naman ang gamit ng wika kung nais nating ipaliwanag ang datos, impormasyon at kaalamang natutuhan o natuklasan, kung nais nating iulat ang mga ito sa publiko o kahit kanino. Representatibo naman ang bisa ng wika sa ganitong pagkakataon.
dito, ipinamamalas natin ang ating galing o kausayan sa paggamit ng modelo, estadistika, teknolohiya, mapa o larawan upang ipakita ang representasyon natin ng mundo o ng ating realidad at lipunang ginagalawan. Naintindihan mo ba ang iba't ibang gamit ng wika ayon kay M.A.K. Holiday? Halimbawa pa ng iba't ibang tungkulin ng wika na inisa-isa ni M.A.K. Holiday sa instrumental. Ito ay ang paggawa ng liham pangangalakal, liham sa patugot at pagpapakita ng patalastas tungkol sa isang produkto na nagsasad ng gamit at halaga ng produkto. Sa regulatorio naman, ito ay ang pagbibigay ng direksyon gaya ng pagtuturo ng lokasyon, direksyon sa pagluluto ng isang ulam, direksyon sa pagsagot sa pagsusulit at direksyon sa paggawa ng anumang bagay, halimbawa ito ng mga tungkulin pang-regulatorio. Halimbawa naman ng interactional, ito ay ang pakikipagbiruan, pakikipagpalitan ng friends, kuro-kuro tungkol sa particular na isyo, pagkukwento ng malulungkot o masasayang pangyayari, at paggawa ng liham pangkaibigan. Sa personal na katangian ng wika, pagsulat ng talarawan at journal, at pagpapahayag ng pagpapaalaga sa anumang anyo ng panitikan. Sa yuristiko, kasama rito ang pag-interview sa mga taong makasasagot sa mga tanong tungkol sa paksang pinag-aaralan, pakikinig sa radyo, panonood sa telebisyon at pagbabasa ng pahayagan, magazine, blog at mga aklat kung saan makukuha tayo ng mga impormasyon. Informatibo, kabaliktaran naman ng yuristiko. Halimbawa nito, pagbibigay ulat, paggawa ng pamanahong papel, thesis, panayam at pagtuturo. Si Jacobson ng 2003 ay nagbigay naman ng 6 na paraan ng paggamit ng wika. Emotive, saklaw nito ang pagpapahayag ng saloobin, damdamin o kaisipan. Conative, ito ay ang gamit ng wika upang makahimok at makaimpluwensya sa iba sa pamamagitan ng pag-uutos at pakiusap. Patik, ginagamit naman ng wika upang makipag-ugnayan sa kapwa at makapagsimula ng isang usapan. Referential, ginagamit naman ng wika, ipinapakita nito ang gamit ng wika na nagmula sa aklat at iba pang sanggunyang pinagmulan ng kaalaman upang maiparating ang mensahe at impormasyon. Metalingual, ito ang gamit na lumilinaw sa mga suliranin sa pamamagitan ng pagbibigay ng komento sa isang kodigo o batas. At ang huli ay ang poetic. Saklaw nito ang gamit ng wika sa masining na paraan ng pagpapahayag gaya ng panulaan, prosa, sanaysay at iba pa. Naintindihan niyo ba ang ating aralin? Sa araw na ito, tuto kayo sa ating aralin ngayon. Hanggang sa susunod na talakayan para sa mas malawak na kaalaman. Huwag kalimutang pindutin ang bell button, mag-like, share, mag-comment na para updated ka sa mga bagong online lectures. At para sa katanungan, i-comment na. Ano ang natutunan sa paksang ito? Ito lang sa Online Lektura.